Umabot na sa 41,000 ang naitalang namatay sa malakas na lindol sa Turkey at Syria. May na-recover din na 9 na survivors kaya patuloy ang operasyon ng iba't ibang rescue teams kabilang na ipinadala ng pamahalaan ng Pilipinas. Pero ayon kay United Nations Aid Chief Martin Griffiths, patapos na ang search and rescue operations at tututukan na ang pagtugon sa pangangailangan ng mga nakaligtas sa lindol. Ito'y dahil marami ang nawala ng tahanan at nakararanas ng trauma, kabilang na ang Pilipinang si Rosana Hansol. Kaibigan ni Hansol ang isa pang Pilipina na namatay sa lindol na si Rose Mariga, gayon din ang nawawalang si Emily Padri Kilyaga Bayir. Sabi niya sa akin last week, ate, pumunta ka naman dito kasi hindi na ikaw nabisita. Tapos sabi ni ate Rose na andun siya, hindi ako makapunta talaga. Sabi ko, wala talaga akong time. Ang sakit kaya. Masakit. Uy, pero wala akong magawa. Huminto na ang Turkish authorities sa pagtanggap ng contingent mula sa ibang bansa dahil posibleng lumipat na sa search and retrieval operations ang paghahanap sa mga nawawala. Hindi na kailangan magpadala ng contingent kasi from Turkish officials parang tapos na yung golden hour of rescuing survivors. So mare-retrieve ang magkakaroon na lang doon instead of a rescue retrieval. So hindi na siya ganung time bound or hindi na essence ng time. So hindi na kailangan ng help from outside their country or from other countries. Turkish officials na po yung nagsabi na hindi na sila tatanggap ng additional. Yan po si Office of Civil Defense Information Officer Head Diego Mariano.